So, hi! Hello guys! It's me, Mayuri again. Ito naman po, nandito naman po ako para mag-prepare ng aming hapunan. So, ayan. So, ngayon, ang una kong ginagawa ay nagpapakulo muna ako ng mga tubig. So, ayan. Ito ay para sa aming sabaw. At ito naman, dito ko muna ipapakulo yung aking chicken at saka yung buto-buto na karne ng baboy. So, dyan. So, ito ngayon yung sinasabi kong papakuloan ko muna. Ito, yung pork rib for soup. Siyempre, di ba? At ito naman yung chicken. Ang gagamitin ko dito sa chicken is yung katawan niya. So, may iwan yung si dalawang pakpak at dalawang legs. Yan. So, ngayon, intay-intay muna kumulo ang ating tubig para pakuluan natin ang pork bone and the chicken body. Yan. So, yan. Kamang kita. So, yan. Nandito naman tayo. Ito naman ang ating pag-prepare ng ating dinner. So, ngayon, tatagmo natin yung chicken. So, cut the chicken first. Ayan, pumas-pumas muna ang chopping board para mawala yung dumi. Alikabok. So, ayan. So, pagkasan natin itong pork bone para ito yung una natin pakuluan. Pakuluan lang ng mga 1 minute or 2 minutes. Yeah. Para mawala yung dugo-dugo niya. Yeah. Dugo-dugo. Yeah. Pork bone. Ang harte pork bone. Ito na naman sa ating kapilipina. Tapos ito, ano yung manok. So, para sa soup na naman. Kasi, yung anak ni auntie, dito sila mag-dinner ngayon. So, ayan. Medyo, madami naman ang ating i-prepare. So, alam niyo guys, dito lang din ako sa ibang bansa na gusto maghiwa-hiwa ng mga gabi ng manok. Kasi sa Pilipinas, pag masabihin, ako naman, subukan ko naman ang ano, pagkate ng manok. Ay, hindi pwede, hindi ka marunong. Kaya susubukan niya, di ba, para matuto. Eh, wala, hindi ka pa rin, hindi ko rin lang pinapayagan. So, ang ginagawa ko, nanonood na lang ako. Tapos yun, mahilig kasi akong manood yung mga nagluluto o yung mga nag-prepare ng mga luluto. Hindi na, nung nagluluto ako. So, yan. Siguro ito yung passion ko. Passion. Passion. So, yan. Eh, kanya-kanya naman tayo, di ba? So, yan. So, kahit hindi mo nalilisan ng mabuti. Kasi papakuluan ko pa naman ito. And then, after ko pakuluan, matanggalin ko yung skin niya para sa soup, para hindi sobrang oily. Ayan. So, ngayon, ang una kong hihiwain ay yung chicken, yung wings niya. Ayan. So, ganyan. Diba? Dito rin ako natuto. So, syempre, advantage sa akin yung panonood ko ng mga pagkate-kate ng manok sa atin. So, ayan. Tapos, nung nandito na ako, eh, syempre, alam ka naman na tatanungin mo pa doon sa amo mo kung paano maghiwa. Hindi, ano na lang, isipin mo lang kung paano. Ayan. So, syempre, nagkaroon ako ng idea nung nanonood ako kung paano magkate ng manok, ganyan. Tapos, yun, nandito na ako. Eh, yun na. Dito ko na lang ini-apply yung mga pinapanood ko kung paano magkatay ng manok. So, ayan, eto na. Marunong na ako. So, yan, kung may mga batang manonood, so, ingat-ingat, huwag gumamit ng kutsilyo. Ha? Kung gagamit ng kutsilyo, dapat may nakakatandang kasama kasi nahirap na, di ba? Ayan. So, ako matanda na ako, kaya okay lang, di ba? Yan, tayo. Yan. So, ngayon, nakatanggal ko na yung dalawang pakpak, dalawang legs. So, ayan, ikakat ko naman ito, yung sapa niya. Ayan. Kasi, yung ito, kasama ko na rin sa sabaw niya. Para dagdag pang palasa. Itong sabaw namin ngayon is vegetable soup. So, later English na naman. So, mamaya ako, papakita ko po sa inyo kung ano yung mga klase ng gulay ang ilalako ko sa aming soup. Ito yung isang gustong-gusto ko rin soup. Ay, sorry, pinakas ko yung kutsilyo. Pasensya na po. Ito yung gustong-gusto ko. Isa sa gusto kong soup na pinipitir at niluluto ko. Ito yung vegetable soup. Yan. Pero, yan. Kung mga vegetarian naman siguro yung amo nyo. Kasi syempre, pag vegetarian naman, pwede naman sa kanila yung chicken. Yan. So, chicken tsaka vegetable na lang. Kahit huwag mo lang ninyong lagyan ng pork bone. Kasi syempre naman dito sa amin, dito naman sa amo ko, hindi naman sila vegetarian. So, naglalagay kami ng pork bone. Para isang pangdagdag pampalasa pa yun.
At ikikip ko yung isang thigh and then isang wings. Isang thigh, isang wings. At itong natira na one thigh and one wing is lulutin namin para sa hapunan ngayon. So mamaya yan. Set aside muna. Ang uunahin ko muna ay yung pangsok. So syempre, itong paanong manok isasama. So tatanggalin natin yung kuko kasi hindi pwede ito. Kasi wala namang ano doon pedicure sa loob ng kasirola. So yan ang buhay. Ganyan. Prepare. So, sana makalabas ako bukas kasi bukas off ko. So hopefully na tahimik ang labas at ako naman po ay makalabas din. Para naman kahit papaano mahangin lang tayo ng fresh air. At mainitan naman tayo kahit papaano. Dahil lagi naman tayo dito sa loob ng bahay. Ayan, tapos prepare. Kailangan din naman natin lumabas-labas kami isang minsan, diba? Ayan. Nahiwa-hiwa ko na ang aking manok. Karni ng manok. Ayan. So, ayan. So, ayan. I need to boil first for at least 23 minutes. Ayan. So, ngayon, si manok at si karne ng baboy ay kailangan natin ilagay sa ating kumukulong tubig. So, guys, be careful. Huwag matalsikan ng kumukulong tubig. Yung mga bata, na kung merong manonood ng mga bata dyan, lumayo-layo ha. Ayan. Papakuluan muna natin itong chicken ng at least 2 to 3 minutes para mawala yung lansa niya at saka yung manti-mantika niya. So, ayan. Also, the pork bone. I-blanch lang ako natin yan para mawala yung pula-pula, diba? Para ang ating soup ay masarap. Yan. So, ngayon, kailangan natin halu-haluin ng konti. Yan. Yan. Halu-haluin ng konti with chopstick. Yan. So, halu-halo. Yan. Halong-halong ganyan para mapatuloyan. Yan. So, yan. Patakulaan natin muna yan ng mga 2 to 3 minutes. Yan. So, yan. We need to cover up first. And then we check. Yeah. Kasi mawala. Yan, kumukulo na rin yan. So, we need to turn off the fire first. Because I need to wait our chicken and the pork bone. So, yan guys. Ang ilalakop ko sa akin, chicken and pork bone. So, meron tayong celery, yan, celery, and then 2 tomatoes, and then 2 potatoes, and 2 white onions. Yan, ito yung aking kinalagay sa aking soup. Yan, diba? Ang sarap. It's so yummy soup. Yan, it's vegetable soup. Yan. So, ito lang. Yan, ito lang. Pero sobrang malasa na kasi syempre meron siyang, sobrang malasa na siya kasi syempre meron siyang pork bone. Sorry kung magalaw ko. Dahil yan, hinakawakan ko at pinakita ko kanina yung akin. Chicken and pork bone. Yan. Pero sobrang lasa niya. Ang sarap. Yan. Yan. Kanya ng aking soup. Yan. So, ngayon, pwede natin patayuin ulit dyan para mabalatan at mahiwa natin yung mga vegetable na ilalakop natin. So, i-check ko muna yung ating chicken and yung pork bone. Kasi meron na siguro, meron naman na yung 2 to 3 minutes, diba? So, I need another. So, ayan. So, ayan. Kumukulo-kulo-kulo na ang ating. So, ayan. Okay na siya. So, papakita ko sa'yo. Kasi, papakita ko sa inyo kasi siya na pumalikot na naman ulit. Ha? Ayan. Ayan, kumukulo-kulo na siya. So, ngayon, tatanggalin na natin ngayon sa kumukulong tubig. So, ayan. Pwede naman na natin patayin yung apoy. Ayan. Para hindi masyadong mainit. So, ayan, tinatanggal ko na siya using the magic chopstick. Diyos. Ayan, the bamboo chopstick. Kasi mas maganda itong bamboo chopstick para hindi madulas pag iniipit ang kinukuhang chicken. Ayan siya. Ayan. So, still have here. Ayan. So, and the pork bone. Ayan, nawala na yung red, diba? Ayan, we need to blanch it first before we start to put on the casserole. Yes, let's start it. Ayan. Ayan, ang kalaytay ng manok. Waha, Adidas. Yeah.
Kala ninyo, kami na kain din dito ng Adidas na balot. Nakain din kami. So, ayan. So, I think yes. Everything already. So, ayan. It's already done. Ayan. So, ngayon. Ayan. So, ngayon, bago ko kiwain itong mga gulay cake, so, hugasan ko muna ulit ang ating chicken and the pork roll. To wash this one first. Kasi yung chicken, kailangan na ay yung chicken and pork bone. Yung paulit natin hugasan. Kahit hinugasan natin bago natin pakuluan ng 2 to 3 minutes, after pakulo ng 2 to 3 minutes, kailangan na naman natin ulit hugasan. Para mawala-wala yung mga ano niya. Fetch-fetch niya. Kasi mataba na ako. So dapat itong kami ng baboy at kami ng manok, ay tanggalin na natin yung fetch-fetch niya. Dahil ako, hindi naman tanggal-tanggal ang fetch-fetch ko. Ayan. So, as long as mapwedeng tanggalin itong balat ng kalay-kalay ng manok, so, tatanggalin natin para less oil. Ayan, diba? Tanggalin naman yung skin. Ayan. Skin. Ayan. Yes. And then, of course, itong mga to, chicken meat niya, tanggalin ng skin. Ayan. Para hindi na mangkita ng ating vegetable soup. Ayan. Tanggal-tanggal natin ang skin to less health oil. Kasi dito takot sila kasi sa mamantika. Takot sila sa mamantika pero mahirid naman din silang magsutay-sutay ng mga pagkain nila. Diba? Ang nakakaloka. Kasi mga pang-ulo kasi na dito parang mga pang-madali ang ito nila. Kaya mag-iligit na sa sutay-sutay. Yung gisa-gisa lang ba? Okay. Mahilig din sila. Ayaw nila ng matabang soup, pero malinit naman sila ng gisa-gisa. Bagay, si Auntie naman, konti lang naman siya maglagay ng oil. Ayan. So, ayan guys. Naalis na hugasan at naalis na yung skin ng chicken. So, ngayon yung chicken, ikakat ko siya ng mga, yung, ano lang siya, parang, bite size siguro para yung pag-boil niya, para mas malasya siya. Lalo mas malasa. So ngayon, ganito ko ng konti. Kuntingin ko siya. Right here. Minabot naman ng konti. Ayan. So ayan, kuntingin ko siya ng mga tatlo siguro. Ayan siya. Si gunting. Ayan, ito si leeg. Kuntingin din ako. Pero itong dalawang kaligay, huwag na. Ganyan na lang siya, di ba? Tapos ito, tingnan ko. Ayan. So, ayan. So, ito. Gunting. Para madaling lumasa yung ating vegetable soup. So, ayan. Ito natin yung buksan. Ito natin yung ano. Ito yung ating pakol. So, ayan guys, ang kinalabasan ng aking pork and chicken. So, ayan. Ngayon, ilalagay na natin sa ating kasirola. Habang ipapakuloan muna natin, habang ipinay-prepare ko naman yung mga gulay na ilalakot ko doon. So, ngayon, nalagay na natin siya. Dahil yung aking tubig ay kumukulo na. So, ngayon, pwede ko na siyang ilagay. So, ayan, kumukulo na ang aking tubigation. Ayan. So, ayan, kumukulo ang aking tubigation. Diba? Ang daming sabaw. Okay, guys, baka magtatanong kayo, magtataka kayo, bakit ang dami naman tubig yung soup na yan? So, yes, madaming tubig ito, guys, kasi ito yung sinasabi ko, long soup, which is, papakuluan ko siya ng 2 hours, sometimes 2 and a half hours. So, ito, mababawasan pa yan, maglalas pa yan, and madami kami nainom ng soup. Ayan. So, ilalagay na natin ngayon ang ating chicken and pork bone. So, ayan, lagay na, guys, but be careful, huwag mapaso, at masakit ang mapaso. Mas masakit pa yung ginawa ng shota mo. Joros. So, ito maliliit na yung natira. So, I need to use the chopstick. Yeah. To take it. Yeah. Yeah. Buti na naman, salamat naman. At natutunan ko rin gumamit ng chopstick. Grabe. Dati-dati, nung baguhan pa lang akong
hawak ng chopstick. Ay, lahat ng mahawakan ko, talsik. Pagkakain ako, naglag. Kain, diba? So, I keep trying. I keep trying to always use chopstick. Kung kakain ako, kahit kakain ako ng rice, kahit ano yung kakainin ko, ito yung ginagamit ko, chopstick. Minsan pala dun sa kwarto ko dati, pag yung ako lang mag-isa, bibili ako ng ano yung peanuts, bibili ako na yon, tapos kukuha ako ng bowl, lalagay ko doon, tapos isa-isahin ko yun, natuto ako yan. So ngayon natuto na akong mag-chopstick. Yes, naman tayo dyan. I'm so happy kasi syempre ang mga bagay-bagay dito sa mundo, hindi naman lahat ng gusto mong gawin ay instant na marunong ka na. Ayan. So, syempre, we need to learn how to use it. Everything, we need to learn. Wala naman yung instant na pag gusto mo, eh, kaya mo na lang gawin. Wala naman ganun eh. Kaya, keep trying until you succeed, diba? Nasabi nila. So, ayan. I'm so patiently na nag-aral kung paano ang paggamit ng kanilang chopstick, diba? Diba ang saya-saya kasi, oh, diba na-achieve mo yung paggamit ng chopstick? Kasi siyempre, pag nakikita mo sila, oh, ang galing naman nila gumamit ng chopstick, gusto ko rin gumamit ng chopstick, gusto ko rin matutunan. Kasi siyempre, pag kumukuha sila, hindi nalalaglag. Tapos yung parang, yung ang na-amaze ka lang tignan, kasi siyempre, noong una, na-amaze kang tignan dahil syempre chopstick, hindi sila gumagamit ng spoon or fork kasi mostly sa kanila is syempre chopstick. Ayan. Kasi siya, tapos sabi ko sa isip-isip ko, ala, gusto ko matutunan, ala, gusto ko rin gumamit ng chopstick pag ako'y kumakain, diba? O syempre, ako din naman, yung talagang, yung nagpatient akong matutunan talaga kung paano gumamit ng chopstick. So, ayan, I'm so happy because I already learned how to use chopstick. Even I eat my dinner or anything. So, I'm so happy. Yes. So, kung gusto rin yung matutunan ng mag-chopstick, so, keep trying, guys. Yeah, diba? Ay, saya lang. Ang saya lang. Kasi dati-dati nung napapanood ko siya, ngayon sabi ko, gusto ko matutunan, gusto ko rin pag kumakain ako, nakapap na naka-chopstick ako, gusto ko rin kumain na naka-chopstick, ganyan, diba? Kasi syempre sa atin naman, diba, may mga Chinese restaurant na din na gumagamit ng mga chopstick, o diba? Ang saya lang. Dahil yung isa kong gustong matutunan, ay natutunan ko, which is yung pag-chopstick. Kahit sabihin mo, ang OA naman, ang corny naman, pag-chopstick lang. Ay, syempre, di ba, achiever mo yun, di ba, natutunan mo. Kasi hindi naman porket pag naghawak ka na ng chopstick, alam mo na agad, hindi, mahirap. Kung wala kang tiyaga, wala, hindi ka matututo talaga. Pag hinawakan mo pag kumuha ka ng kanin, syempre, isipin mo yun, ah, kanin. Alangan na isa-isahin mo isang butil ng kanin, i-chopstick mo. Kailan ka pa matatapos? Mabubusog ka ba? Hindi. So, kailangan mo siyang pag-aralan. Kailangan mong magtiyagang mag-aral sa paggamit ng magic chopstick. Nakakatuwa lang. Nakaka-amaze lang naman na i-share yung gusto mong matutunan. Natutunan mo. So, ngayon, parang happy lang din naman ako i-share. Kasi natuto na akong gumamit ng chopstick. Salamat naman. At nagtiyaga talaga ako. Diba? Ganun talaga ang buhay. Dapat pinagtiyagahan lahat. Hindi naman lahat ng gusto mo na nakunin or mangyari sa buhay mo ay instant na pag sinabi mo, gusto ko ito. Hindi naman natin makukuha agad, kundi pagtrabahuhan natin, magtiyaga, magtiis, para yung mga gusto mong makamit sa buhay, makukuha natin. Diba? Ganun naman ang buhay. Yan.
niya tiis-tiis, tiyaga-tiyaga, para ma-achieve mo yung mga goal mo sa buhay. So, ayan. So, ngayon, nag-tiyaga ako mag-prepare na ng mga soup, ng mga dishes, para ma-achieve ko naman yung mga gusto kong magawa sa buhay. Yes, naman tayo dyan. Sana kahit papaano naman eh, may mga mapulot din naman kayong konting idea or advice siguro. Pakicheck na lang po ako kung ano yung tamang terms doon. Yeah, kasi ito yung trabaho ko dito. Hindi naman madali yung trabaho ko dito. Kahit sabihin natin na wala akong alaga, mabata, pero hindi naman ganun, hindi pa rin ganun kadali. Kasi syempre, unang-una, nasasabi ko hindi pa rin ganun kadali. Kasi syempre, una, isipin mo, malayo ka sa pamilya, di ba? Yun ang unang-unang iniisip natin. Pero of course, kahit naman yun ang una nating iniisip sa ating buhay, eh, masakit talaga lumayo sa pamilya. Pero wala tayong magagawa at yun ang ating linya siguro. Yung lumayo ka para yung paglayo mo din naman para sa ating pamilya din naman yun. Yan. Kaya as long as na yun, pag may mga anak kang naiwan sa Pilipinas, eh as long as na may time ka, kailangan mo din ipaintindi. Kailangan natin ipaintindi na kung bakit tayo lumayo sa kanila, kung bakit tayo malayo, kung bakit nandito tayo nagtatrabaho. Diba? Siyempre, madaming bakit, pero huwag na natin sanayin ang sarili nating we keep asking why. Oh, Tagalog man eh. Mag-Ilocano kaya ako. Diba? Kasi nakapanis naman na mag-Ilocano. Ilocano pala ako, guys. Ay, mag-Ilocana. So, ayan, guys. Sorry, naputol ang aking video dahil may tumawag. Tumawag yung aking friend. Ay, sorry, yan. Continue natin. Sana nga ba ako? Nakalimutan ko na. Ano ba yan? Ano ba yan? Grabe. Ayan, nakalimutan ko na tuloy yung aking magandang kwento. Ayan, di ba? Ang laki ng aking braso. Yan ang nagdadala. O, ang aking braso. Yan mo nang malaki ang braso. Okay lang yan. Kasi nagtatrabaho ka, di ba? Kaya malaki ang braso. So, ayan, pasensya na po. Naputol ang aking video. Tapos ngayon, naputol ang aking kwento. Nakalimutan ko na kung saan ako. Kung ang aking kwento. O, ayan, sa ano pa na, sa about sa ating pamilya sa Pilipinas. Ayan. May mga anak tayo na iwan doon. Kailangan natin yan, ipaliwanag sa kanila. Lumayo tayo para sa kanilang kinabukasan nila. Ayan. Diba? Ano lang yun? Tiis-tiis, tiyaga-tiyaga. Tsaka isa pa ngayon, hindi na ganun talaga pa-homesick. Kasi syempre, alam, marami naman na pwedeng gamitin. May FaceTime naman na. May messenger, pwedeng everyday mag-chat. Ayan. Para kumustahin sila. Diba? Ayan, binabalatan ko na ang aking patatas para sa ating vegetable soup. Ayan. Habang pinaprepare ko ito,
pinapukuluan ko na muna yung ating chicken and the pork bone para lumabas na yung lasa. Pero itong potato, after 1 hour, saka ko ilalagay. Ang ilalagay ko muna ngayon ay yung tomato, and then yung celery, at saka yung white onion. Kasi itong patatas, madurog pag pinagsasabay ko ng lahat. Kaya after 1 hour, I add the potato. Yes, naman yung tayo dyan. So, of course, I need to separate the potatoes first. Ayan. So, I need to cut the potato. Ayan. I need to cut first. Hindi nyo makita, guys, diba? So, ganyan lang siya. Ganyan lang siya kasi simpleng ikat. Potato. Masarap ito. Pag sa soup, masarap. Kasi syempre, sa ating sa Pinas, baka din na magustuhan itong soup na ito. Kasi sa ating yan, ang sasabihin nila, sinigang na, diba? Pero dito, kung anong tawag na soup na, Chinese soup yata yan, or vegetable, I call vegetable soup. Yes, so, ayun guys, itong potato, after kung kinat siya, babaguhan natin sa tubig para hindi siya maging kulay brown. Always fresh. Diba? So, ayan. Next is, I cut the tomato. Tomato. Diba? Ang saya. So, I need to wash this one first. It's the tomato. Yung tomato ay cut lang ng 4. Ayan. Ayan. Same lang. Cut into 4. Into 4. So, and then, next is the white onion. White onion. Cut din ng 4. So, wag nang paghiwa-hiwalay yan. Maghiwalay na sa loob yan. Diba? Maghiwalay pag nasa loob. Hindi tulad ng boyfriend mo pag nasa labas. Maghiwalay kayo kasi maghahanap ng iba. Aray! Ang sakit nun, diba? May pahugot pa talaga. Kahit sa sabaw, meron pahugot. Diba ganun? Ganun ang buhay. Always happy. Diba? Kung seryosoan masyado ang buhay. Ako, ayan, gusto kong eto, gusto kong gumawa ng mga video na ganito. Ayan, gusto ko lang i-share. Gusto ko lang i-share yung mga ginagawa ko. Ayan. Gusto ko yung always happy. Diba? Huwag naman yung sobra dahil baka mamaya magpunta ka sa mental, mahirap na, diba? So, ano lang siya. Level, diba? Always think positive, of course. Yes, naman. Ganyan ang buhay. Huwag nang masyadong isip, magbuni-muni. Kasi nakakasira yun, di ba? Nakakatanda, nakakasira pa yun. E pa, kung paan kung lagi kang umingit, lagi kang smile, lagi kang happy. Kung may problema ka, eh, minsan mo lang isipin, and then, after that, hey, wala na, tama na yun. Kasi ang problema naman, hindi ka naman iniisip. Ginagawa ka pang maging matanda, di ba? So, just enjoy our life. Enjoy na. Eh, siyempre, may problema ka na nga. Ang mukha mo sa bukot pa. Ay, naku, Diyos ko, patawarin. Wag ganon. Sag may problema. Eh, chill lang.
Yes, chill-chill lang. So ngayon, nakat ko na yung ating vegetable, which is meron tayong celery, tapos yung sinabi ko, may white onion, and of course, we have the tomato. And then ating potato, as I can say earlier, mamaya natin ilalagay after 1 hour. Yes, diba? Ayan! Kumulo na. Ayan, ngayon ang ating soup. O, diba? Nagbawas na siya ng tubig. Ayan. So, ngayon, pahinaan natin ang apoy. Para hindi naman ganun kalakas ng boiling niya. Kasi kung magtalsikan si tubig at mapaso ako, masakit! Ayan. So, kakamayin ko. Of course, malinis naman yung aking kamay. Ayan. So, ayan. Ayan. Lagay-lagay. Ah. Lagay-lagay. Si onion. Na dun na sa loob maghihiwalay. Pero kayo naman jowa nyo, dun sa labas naghiwalay. Charos. Para may mga... Ito, ganyan na lang. Ganyan. Wala naman ng tubig yan. Walang excess water yan. Diba? Kasi syempre, itong meron naman butas-butas. Kaya yung water ay lumabas. Yeah. Yeah. So, ayan ngayon. After natin mailagay yung ating vegetable, 3 kinds of vegetable muna, which is yung white onion, yung celery, and the tomatoes. So, ngayon, palalaksan muna natin ang apoy niya hanggang sa kumulo na naman ng kumulo. So, aantayin natin kumulo ng mga, i-boil natin ng mga 10 to 15 minutes na malakas ang apoy. And then, after ng 10 to 15 minutes na malakas ang apoy, i-turn natin sa low fire. To start 2 hours. Yes. This is my long soup. Ito yung tatawag kong long soup. Pero meron pang mas mahabang soup na ginagamit ko. Ay, na niluluto ko. Sorry. Meron pa akong mas mahabang prepare at niluluto ko soup, which is pag yung abalone soup na sinasabi. Yung abalone soup na sinasabi, ibinoboil ko yun ng 4 to 6 hours. Yan. Kasi yung abalone, sa ako lang papakita sa'yo, sasabihin ko lang sa inyo. Yung abalone kasi, binoboil yun dapat mga 3 hours, 3 to 4 hours yun para yung talagang lasa niya at yung abalone, lumambot siya. So, we need to boil it for 3 to 4 hours. Yan. And then the rest, of course, 2 hours. So, become 6 hours. Ang haba. Grabe, diba? Ay, nakakaloka na bang mga soup-soup yan? Diyos ko. Hindi kaya ng powers ko. Hindi. Joke lang. Kaya ng powers ko yan, diba? Kasi syempre, kaya natin. Lahat naman ng, meron dito sa mundo, we keep trying na kaya natin lahat. Laban lang, di ba? Ah, si Manny Pacquiao. Yes. So ngayon, tapos ko nang i-prepare and yung soup natin, nag-umpisa ng pakuluan ng 2 hours. So ngayon, ang isusunod ko naman i-prepare is yung mga dishes. So ayan. So meron tayong beef balls and fish ball. Siguro itong fish ball, itong puti, di ba? Tapos itong brown fish ball siguro. Yes, hindi na natin. Tapos ito, yung crab stick naman ay ilalahok ko sa iluluto kong steam egg. So, ayan. Keep first. Tapos lalabas ko muna yung mga iba dito sa fridge. Ayan. So, oh. Ayan. And then, ito pa. So, ayan. And then the spring onion, keep that fast. So, meron akong i-prepare na lalabas, papakita ko sa inyo. Ito, itong redfish na ito ay steam ito. Ayan. Excuse me. And then, ito naman, yung shrimp, malalaking size itong shrimp na to. Ano bang zebra ba ito?
si brush shrimp. Hindi ko alam kung ano to. Basta yung stripe shrimp na ganyan siya. Ito. Itong shrimp na to is for sweet and sour. Pero hindi ako magluluto na ito. Yung aking lola ang magluluto na yan. So, ayan. So, next. Ito naman yung aking, ito naman yung lettuce. Lettuce with abalon. So, mamaya, pwede kong ipakita sa inyo kung ano yung sinasabi kong abalon for the lettuce. Yes, naman tayo dyan. So, of course, may patola. Patola, lofa. Ayan, itong patola na ito is with yung pinakita ko kaninang beef balls and fish balls. Yes, ito yun. For lofa. Ayan. So, kita-side bowl na dyan. Ayan. So, of course, tanggalin muna natin ang mga balat-balat dito sa sink. To make it clean. Before we start again another batch of preparing, which is the dishes. Nautla ako pang pagsalita ko. May English, may Tagalog. Pasensya na po ha. Kasi ganyan talaga akong magsalita. Okay? Siya kapag yung pagsasalita ko, baka sabihin niyo maarte ako. Hindi. Ganito talaga ako. Madaldal, maboka. Pero talagang ganito yung pagsasalita ko talaga. Ayan. Hindi ko naman po inaartehan. Talagang ganito lang talaga ako. Mas lalo pa pag dinukana ako magsalita. Ay, ayan. Hindi ka na siguro makakapagsalita. Ako na lang ang magsasalita. Charos. Hindi. Siyempre, bigayan lang naman yan. Eh. Pag may tanong, may sagot. Di ba? Ganyan ang buhay. Hindi yung laging ikaw. Dapat give and take. To your partner or to your lover. Yes naman tayo. The lover talaga. Lover na naman. Tama na yung love na yan. Nakakasakit lang. Ay, nakakatawa ang buhay. Talaga naman. Yan, ang bas na ng at ng kulo. Yan, ang bas na ng anila ko. Nagpapawisan na rin ang aking kilikili sa init. Grabe. Diba? Huwag maarte! Ayan. Hindi ako maain. Pag yung mama nagsasabi, ang parang yan, ang arte na magsalita. Hindi. Ito talaga na. Friendly. Kaya. Siyempre, huwag nang mag-inarte pa. I-show, ipakita mo kung ano ka talaga, diba? Mahirap na yung maging peke. Kasi siyempre, madami nang lumalabas na peke ngayon, di ba? Ngayon, hindi ako peke. Totoo ako. Totoo sa sarili. Mahirap na maging plastic, mahirap na maging peke. Yan. So, kung ano ka talaga, pakita mo, di ba? Ayan, yung braso ko na nga lang, di ba? Ayan, pinagpapawisan na rin ako, pati kilikili pinagpapawisan. And so, di ba? Totoo naman. Siyempre, mainit. Nandito na kasi ako sa kitchen. Pag nandito ko na ako sa kitchen, pag inumpisan ko na kasi mag-prepare, nakakalimutan ko rin ko na yung electric fan dyan sa salas. Kasi syempre, pag mag-electric pa naman ako dito, mamatay naman yung apoy ng stove. So, yaan mo lang pagpawisan. Para keep healthy. Pampabawas pa ng fetch yun, di ba? Kasi kailangan kong magbawas ng timbang. Dahil sabi ng aking doktora, I need to lose weight. So, I try my best. Na magbawas ako ng timbang. Diba? Ang sabit-sabit na yung palagi kang nakikita. Uy, kumusta ang taba mo? Pwede pang sabihin na kumusta na lang. Huwag na yung mataba. Parang awa na ninyo. O, aminin. Diba? Ganun yun. Kapag nakita ko,
kinumusta ka? Uy, kumusta? Ba't ang taba mo? Diba? Eh, syempre, kumakain ka. Di syempre, mataba ka. Pag hindi ako kumakain, payat ka. Ganun yun. Grabe. Nakakasakit na yun minsan. Sa totoo lang, sa totoong buhay ko. Nakakasakit na yun minsan eh. Pero syempre, it's reality, diba? Bakit ka masasaktan kung totoo namang mataba ka? Alam, sabihin na, uy, kumusta ang payat mo eh? Ang taba mo pala, oh, diba? Ika-plastikan yun. Mas maganda na lang na talagang tanggapin mo sa sarili mo na ang taba mo. O, yung braso na nga lang, o, diba? Pero anyway, eh, ganito man ako kataba, eh, masaya kasi ako, diba? Kahit madaming problema na pinagdadaanan, tawa lang yan. Kasi ang problema lumilipas. Diba? Kaya kailangan natin maging masaya sa ating buhay dahil ang buhay iisa, kaya i-enjoy natin ang buhay natin. Diba? Huwag magpaka-stress. Diba? Hindi na puso ngayon magpaka-stress, magpaka-martir, magpaka-stress. Hindi na yung puso. Ewan ko ba? Bakit ganun ang buhay? Diba kung maisipin talaga nakakaloka, pero huwag mo na lang isipin para hindi ka maloka. Ganun lang yun, kadali. Diba? Ganun lang yun talaga. So, ayan. Kinat ko na yung ano. So, ayan guys. Sorry sa kadaldalan ko. Ayan guys. Sa kadaldalan ko na nagunting ko na yung mga galamay ng shrimp. And then, of course, nakat ko na rin ng ano, 1 into 2. Ayan. So, ganyan ang itsura niya ngayon. So, ngayon, tatanggalin ko lang yung dumi niya sa gitna. Kasi bawal ka init. Marumi daw. Ito lang yung marumi. So, ayan. Bilinisin muna natin ang ating shrimp. Yes. Linis-linis. Ayan. Siyempre, dapat linisan ng maayos para sa ating kalusugan. Para always healthy. Walang sakit. Ayan. Diba? Ayan siya. Linis-linis, tanggal-tanggal dumi. Ganyan lang. Parang sa buhay mo, diba? Kung may manggugulo sa'yo, ay, tanggalin mo na lang. Linisan mo na lang para walang manggugulo. Lahat na lang ba? May katapat? Yes, of course. Ganyan talaga. Lahat na lang ba ng ginagawa? May hugot. Of course, ganun talaga ngayon, 'di ba? Lahat ng kibot may hugot. Lahat ng sinasabi mo may sagot, may hugot. Just diyan na yata nabubuhay ang mga tao sa paghugot-hugot na 'yan. So, ngayon. Ayan. Kumarating sa wijan. It's me, Mayuri. Don't forget to watch and subscribe on my channel, guys. Para antabayanan ninyo ang aking mga gagawing video pa. So, ayan. Madami pa tayong mapapag-usapan. Madami pa akong gagawin mga video. So, ayan. So, ngayon, bago pa lang ako, nangangapa muna kung paano talaga gumawa ng video na ganito. Nung una na idea ako, kasi syempre hindi ka sanay na humarap sa harap ng camera. Yan, nagsasalita kang ganyan. Mag-isa ka, kinakausap mo yung sarili mo, pagtingin mo sa camera, sarili mo pa din, walang pinagbago, nandiyan pa rin yung malaki ang mukha, nandiyan pa rin yung sobrang taba, diba? Yeah. So, anyway, eto, ayun, just keep trying to make video para sa mga manunood, yan. Tapos yung mga nag-subscribe naman sa akin, maraming salamat naman po. Diba? Enjoy lang kayo dyan sa panonood ninyo. Tawa-tawa din minsan. Huwag masyadong sabukot ang mukha. Nakakapangit yun. Sa totoo lang.
Tignan ninyo ako, lagi ako tumatawa sa laki ng mukha ko na ito. Lumaki na ng ganito. Siyempre, always happy. Ika nga na, always, lagi kong sinasabi na laging masaya. Huwag masyadong malungkot.